So guys, pag-usapan po natin yung pong latest issue ng Best News Asia Magazine kung saan po nilagay po nila ay picture ng siyam na politiko sa kanilang cover at nilagyan nila ng the next president. So isa po sa mga politikong ito ay posibleng pumalit kay Pangulong Duterte sa 2022. So magbibigay po tayo ng ating honest opinion tungkol po dun sa cover and binasa ko ng konti yung article po nila, so we will give a short reaction po. Alam nyo naman tayo dito, we try to be as honest as possible and binubusisi po natin sa mga naririnig po natin and dun sa mga nakukwento sa atin nung ilang mga sources natin, okay? So una natin pag-usapan si Sara Duterte, okay? Ako po, I fully believe that there is no one else na i-endorso si Pangulong Duterte kundi si Sara. They can play around, may papalutangan sila ibang pangalan, may anong ganito, but in the end it is going to be Sara. She is the most winnable sa kandidato ng administrasyon. She has the good traits of her dad, yung pagiging matapang, nakuha niya yon. And I think yung mga ganyan, napapasa lang yan pag sa anak. Parang si Donald Trump sa Amerika, napapasa niya sa anak niya. Ganyan din yan dito. So hindi mo yan pwedeng ipasa sa to someone like Bongo. Though may narinig tayo na mayroong mga ilang paksyon sa loob ng administrasyon na ang gustong ilaban ay si Bongo kasi mas close sila kay Bongo kaysa kay Sara. So mayroong mga ganun. Syempre may ibang mga gustong mangyaring ganun and si Bongo ngayon nag-iikot din yung malasakit movement, so full blast yun. So but in the end, I think si Bongo will back out, si Sara ang ilalagay dyan and she has the best chance na manalo sa 2022 for the side of the administration. In fact, sa mga surveys, siya yung parating mataas. One or two parate si Sara dyan, okay? Sa mga iba. So I think it is definitely going to be Sara. Okay? I think isang biggest factor sa 2022 elections is kung ano yung gagawin ni BBM. Okay? Nandun siya sa dulong picture dyan. Bongbong Marcos, nakita po natin dito sa YouTube, sa ibang social media, napakalakas po ng kanyang social media following. Yung kanyang mga loyalista coming from the Marcos days plus yung mga bagong mga fans niya na na-develop over the years. He is truly a powerful contender if he decides to run for president sa 2022. Of course, nag-uusap yan. Yung iba gusto si Sara yung president, yung iba gusto si Bongbong yung president. So we don't know kung sila ba yung magkakampi or kasi po syempre ano eh, iba-ibang grupo yan eh. Si Sara may kanya-kanyang grupo, si Bongbong may kanya-kanyang grupo. Syempre yung grupo ni Bongbong gusto nila si Bongbong yung magpe-presidente. So we just have to wait and see kung ano ba ang plano ng mga Marcoses this 2022. But I think that would play a very major role kung if he decides to run for president or vice president. So of course, pag president, kung magkasabay sila ni Sara or ni Bongo or kung siya man yung piliin, of course napakalaking factor po yan. Maraming pwedeng mangyari diyan. Okay? Ayun, sa gitna ng picture nila si Ping Lacson. Si Ping, he will run, okay? Tumatakbo din siya before. He didn't do well no mga previous election for president, but he will run. And There are people who will support him. There are business groups who will support him. Yung sila Robinsons definitely will support him. I don't see him parang having a big chance of winning, but I think he will run. Si Ping, he will do whatever he wants. And sa politika natin, we'll never know. We never know naman. Minsan destiny yan. Minsan destiny yung umiiral dyan. So we can never say, we can never count out a veteran like Ping Lacson. Though now, kung titingnan mo sa polling now on sa trending now, medyo malayo itong si Ping Lacson. But I think he will run. So kasama siya dyan. He will pick up votes sa 2022. Okay? So yung yung huling tao sa first row, si RSA, siya pa yung pinakaunang-una, pinakakaliwa. So ano yan eh, parang pag sa merchandising, kung sino yung una mong makita nasa kaliwa, nasa taas,
yun yung mapapansin mo. So bakit nalagay dyan si RSA? Hindi naman natin pinag-uusapan. I truly believe na merong PR push ngayon for RSA na tumakbo sa office. And alam naman natin na sila RSA, makapangyarihan yan, maraming kaibigan yan, maraming sumusuporta dyan. So, he is denying that he wants to run for office, pero yung nakikita natin sa mga media, nakikita natin sa mga posting na ganyan, hindi naman tumatakbo yan on its own. Okay, so I think merong ano, he is testing the waters. Titingnan niya kung posible ba. I don't think na presidential kasi masyadong madugo yung labanan na yan, that would greatly affect his business. Pero kung VP, I think lalaban itong si RSA. If ever siguro yung sa survey tumaas siya, I think he can pursue that. Pero ngayon siguro testing the waters lang siya. Pero yun nga, tumatakbo na eh. Hindi naman yan tatakbo on its own eh. Hindi naman natin pinag-uusapan si RSA na tatakbo. But he is in the picture. Nasa picture siya. So will he win? Hindi natin alam. Pero ako, si RSA, napakatalinong tao yan. I wouldn't count him out. He is a very smart guy. Magaling yan kung sa mga ganyan. So we just have to wait and see kung what steps will he do next. Sa bottom row, yan, pag-usapan naman natin. Si Manny Pacquiao, PDP laban. Si Manny tatakbo, tingin ko. Si Manny tingin ko tatakbo pagkapangulo. And ang problema dyan is baka mahati yung Mindanao votes if he runs. I think Manny will run even without the endorsement of President Duterte. Ganun lang kasimple yun. Like I said in my previous videos, siya ang play ng PDP laban to remain the biggest party sa Kongreso. Kasi if Sara wins, HNP yung magiging malaking party and baka maitsapuera yung PDP. So Manny is their bet, maybe for president, maybe for vice president, but definitely the gears are turning for a Manny Pacquiao run sa 2022 to a higher position. Of course, kailangan klaruhin ni Manny kung ano ba yung magiging direction niya, kung ano yung magiging plano niya. But I think tuloy yan. Okay? Doon sa bottom, nandun na si Ms. Cynthia Villar. Of course, the Villar will always be a major player sa politics. I don't think si Cynthia yung tatakbo. If ever may tatakbo sa mga Villar, I think it is Mark Villar for vice president. Yon siguro, but I think may chance pa yon. Yung si Manny, I don't think he is interested na makipagbakbakan ulit sa politika. I think he's just enjoying yung kanilang business, yung kanyang pamilya. Pero the thing is sa mga Villar, medyo tahimik sila nung pandemic eh. Doon ako medyo kasi usually dapat sa pandemic ay nagpapakitang gilas. And yung mga Villar, I was a little disappointed nga na hindi ganun kadami yung binuhos nila as compared to other billionaires sa bansa and other politicians sa bansa. So I'm not really sure if may balak tumakbo for higher position to sila Cynthia. If ever man itong si Mark. But the Villars of course are the richest family in the country, or hindi sila yung mga si, or one of the two biggest families sa bansa. So definitely kung may pera, may laban yan, may chance yan, kahit ano pa yan. So, I won't count Mark Villar out. And I know the Villars, magagaling naman sila magpatakbo ng negosyo. And si Mark Villar has been impressive naman with DPWH, in fairness to him. Although may mga allegations ng corruptions, but dun sa mga nakikitang tangible results, I'm impressed naman, okay? So, of course, si Lenny Robredo is being groomed pa lang. Nung simula pa lang nung kanyang vice presidency is being groomed to be the standard bearer for the Liberal Party. But I'm not really sure kung may chance siyang manalo. Apat na taon na paninira sa kanya, apat na taon na pagtitira sa kanya araw-araw ng mga pro-administration na supporters, ng mga bloggers, ng mga radio hosts. Lahat, from all fronts, ang dami. So, ang dami talaga. So, napaka, lahat ng mga negatibo na makita about VP Lenny ay talagang hinaharap sa public. So, I don't think she has a chance of winning. Merong mga usap-usapan na last minute, iba ang ilalaban ng Liberal Party, iba ang ilalaban ng oposisyon, at baka si VP Lenny, baka boom. Kung ako sa kanya, if ako mag-advise sa kanya, ito from a political standpoint, not from any bias standpoint, I think she should go back to Naga, regroup there, and bata pa naman siya, malaki yung kanyang political future kasi ngayon medyo alanganin talaga, and siya yung nagiging paboritong tinitira nung administrasyon. Okay, so I think she should go home to Naga, sit out the next election kasi medyo malabo talaga siyang manalo. Sa totoo lang.
So lastly, si Grace po, of course Grace po, napakalakas nung previous presidential elections. Maraming iniisip na siya nga yung mananalo that time bago nag-search si Pangulong Duterte. So she's still a dark horse, though right now I think she's just playing na ano lang, tinitingnan lang niya kung merong chance ba. And I think wala, hindi na kasing ganun kalakas katulad nung una siyang lumaban, yung kanyang momentum noon. Pero a lot can happen in one year. So tingnan natin, who knows. Grace po still has a lot of influence, still has a lot of pull. Of course, yung sa ABS-CBN side pa niyan. So Grace po is still possible, though unlikely. I don't think she will. Ayun, so wala dito sa listahan na to na medyo nagpaparamdam ngayon si Governor Remulla, ayan, nagpaparamdam medyo gumagawa ng ingay si Mayor Gatchalian. Si Senator Gatchalian, si Senator Win Gatchalian pala. So I think may mga bulong-bulungan din diyan. Senator Joel Villanueva, of course, malakas pa rin yan yung JIL, solid pa rin yan yung sibak nila, yung church nila. Malakas pa rin yan, so he's going to, he's still going to be a major player sa politika natin, and there will still be usap-usapan din for a higher position dun sa mga tatlong sinabi ko. Of course, si Mayor Isko, he has declared naman na wala pa siyang balak iwan yung Maynila, so doon pa rin ang aking pininiwalaan sa sinabi niya that he will stay in Manila for 2022. So we just have to wait and see. Like I said, yung pagiging presidente is destiny. So we'll never know. Yung kay Pangulong Duterte noon, hindi natin nakita, bigla-bigla na lang sumulpot. Iba yung mga paborito nung time na yon. Bigla-bigla na lang, may momentum at the last minute. So nakikita ko yan ganito. At the last minute, magdideklara yan. Baka mangyari yung nangyari kay President Duterte noon, may tatakbo na iba, tapos by deadline, December, tsaka ilalaban itong si Sara, tsaka ilalaban yung iba. So, sabay-sabay silang December lalabas na sila yung tatakbong presidente. So, ganun yan. So, malamang ganun din yung gagawin. Natuto na sila dun sa nangyari nung 2016 elections. So, yun guys, yun ang aking opinion regarding this subject. Comment down below kung anong tingin nyo. Like I said, this is very fun. This is very interesting. So, we will be in the middle of everything. Tayo po ay makikisaw-saw, makikigulo, at mag-a-analyze. May narinig-rinig na naman tayo sa mga sources natin tungkol dyan sa nangyayari sa election. But as much as possible, I try to real talk with you guys, okay? So, meron silang kanya-kanyang mga political agenda, political talk. But pag sa mga ganyan, diretsahan tayo. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye, guys.